energy natin today. Kasi today is grocery day natin. Kaya lang, F na madumi. Ayan siya. Yun yung kanyang itsura. So, feeling ko bago to eh. Bagong packaging ng Prem. Today is February 14. Ayan. Happy Valentine's po sa lahat. Pero sa amin, hindi ganun ka ano namin yung Valentine's. Kasi ito yung araw na naman. Good morning. So yan, 'di ba? Taas ang energy natin today. Kasi today is grocery day natin. Kaya lang, bago tayo mag-grocery, kailangan muna natin mag-ayos at maglinis ng ating ref. Pakita ko sa inyo yung current na itsura niya dahil naguguluhan na ako sa kanya. So ito. Ayan, yung ating ref. So, mukhang okay naman siya siguro, pero sa akin hindi. Parang kailangan ko na siya linisan. Ayan, kasi may mga mumu or mga spill na siya kahit dito sa may taas. Ayan. Yun nandun guys, ano yun, sabay yun na may natamis. So, yan. Diba, parang may nakita pa, ayun o, dumi na nun, no. Ayan, yung mga yan. Kaya maglilinis tayo today bago tayo mag-grocery para fresh naman yung ating ref pag dun sa mga ipag-grocery pa natin. So, hindi naman tayo marami mag-grocery, pero syempre para malinis din yung ating mga pagkain. So, yan. Then, ito pa naman yung mga laman nila. O, diba? Ito, parang magulo na talaga. Disaster na. Pero, yan. Ayusin natin yan. And, ayan. Ito pa rin naman yung mga nasa ref or sa may pintuan. Pero, yung sa baba, yung talagang medyo maano na siya. Kailangan na talaga ng deep clean. Ayan. O, diba? Kita ka agad. Ito, o. Oh. Ayan. So, ito naman yung ating sa ref. Ayan. So, hindi ko na ipapakita sa inyo guys kung paano ko siya lilinisin kasi nakita nyo naman na before at saka tatanggalin ko kasi siya ng paisa-isa. Yung kaya ko lang linisin muna. Pero lahat pa rin yan lilinisin ko. Pero unti-unti natin yung paglabas kasi nga nandito lang siya sa may pinaka ano ng pantry. Ayan. Diyan siya. Medyo masikip, kaya inuunti-unti ko yung paglilinis at saka yung paglalabas ng mga istante niya, yung mga drawers niya. Kaya yun, simulan ko nang maglinis. So, ayan guys, huling ano natin sa ating ref na madumi. Ayan siya, yun yung kanyang itsura. One eternity later. So, ayan guys, tapos na ako maglinis na aming ref and papakita ko sa inyo yung bago niyang itsura na may mga nakuha lang kasi ako na extra ng mga ano dito sa pantry. mga basket. Yan. Kaya ginamit ko doon sa aming ref para naman mas organized na sila. So, pakita ko na sa inyo yung bago niyang itsura. Ayan. So, hindi pa siya puno dahil pa tayo nakapag-grocery. Pero yan na yung kanyang ayos. O, diba? Parang mas organized siya, tsaka mas maliwanag siyang tingnan compare kanina. So, ito guys, yung sinasabi ko sa inyong basket. Ayan. Nakuha ko lang sa may pantry. And, ayan. Fit naman siya. Saktong-sakto nga yung kanyang size. And, yan ay nilagay natin. Para naman yung mga nalalaglag na leaves or kung ano man dito sa mga gulay natin is may sasaluhan. Para ito nalang tatanggalin ko at hindi na itong buong bin. Kasi ang hirap niyang, linisin. And then, syempre dito, yan, may butter, cheese, tapos yung gatas ni Bunso na sobra kasi hindi na kasya doon sa lalagyan niya. So, ayan siya. And then, yan, ganito pa rin naman siya, guys. And then, ito lang isa rin sa dinagdag ko, ilalagyan na ng mga chocolate. Mga ano lang yan, local na chocolate. Pero okay na rin yan. Then, yun yung gatas. And then, syempre, dito natin nilalagay sa tahas yung mga leftover na food. And since wala tayong leftover, kaya wala na nakalagay dyan. And yung nakalagay dun kanina na saba, ito ko na siya inilagay. Ayan, dito na siya. So, meron din tayo ditong jalapeno. Dito siya dati nakalagay. So, nilipat ko na lang dito. And then, ito. Yan. Yung kanina pa rin na nakalagay, may alamang na hindi pa luto. Mga tortillas at saka itong cold cuts ni Dada. So, ayan na yung kanyang itsura. O, diba? Parang mas, naging organized talaga siya. Tingnan, lalo na itong part na to.
And dito naman sa ating ano pintuan, ayan, dito ko na nilagay ito guys kasi nga ang gulo niya dito pag nandito siya sa may optimal fresh kasi nga hindi siya kasya yung tangkad niya kasi. Kaya yan dyan ko nilagay. And then syempre yung ating mga tubig, and then may wine pa rin tayo dito na hindi pa na uubos. And ito, talagang ginilid ko na lahat ng gamot dito para sama-sama, hindi hindi nakakalat dito. So yan, itong pinaglagyan ko guys, actually lalagyan to ng mga ketchup, mga ganun, yung maliliit na pouch lang. So dito ko na pinagtatayo yung mga insulin ni mama. Ito insulin rin to, pag naubos na to or wala nang, ito nakalagay na sa injection, is bibili ng injection tapos dito na lang kukuha. Yan, so mga vitamins pa rin yan. And then dito sa taas, wala naman nalalagay. Kasi yung ating, ano ba yun? Yung ating, ano ba tawag? Yung organizer din natin or yung lalagyan ng itlog, andun sa may kusina. Kaya ayan, baka ilipat natin siya dito, tignan ko kung kakasya. Pero kung hindi, dun lang siya na may kusina. And dito, kung may extra man, dito natin siya ilalagay. So yan na ang ating ref. And then yung mismong freezer naman. Ayan, inayos ko na rin siya na ganito guys. Bala ko lahat ng meats. Yan, yung mga, ano, dito na siya sa taas. Kasi pag dito guys, lalo na itong lalagyan na to, hindi talaga kasya. Nakaangat siya ng konti dahil, yan, paano ba to? Basta yung ganyan, hindi siya pantay yung pa-slide siyang ganun sa likod. Hindi siya pantay na square talaga. Kaya dito ko na lang sila ilalagay para mas madali ko rin siya makita. Kasi minsan pag naghahanap ako ng frozen meat dito, tinatanggal ko pa yung mga nasa ibabaw. At least dito, mas madali na lang talaga siya makita. And yung mga nandito naman, ayan yung ating ice tray. Doon yung ating, ayan, french fries. And then dito, hindi siya masyadong kita yan. Ayan, yung ating mga mixed veggie, crab stick, ayan, bacon. Dito na rin yung mga ganito na naka-plastic lang para hindi siya magulo dito. Yan, mas organized na siyang tignan, di ba? So, yan na yung ating ref. And yon, since nakaisa tayo ng ref, and magwawalis na lang din ako ng konti dito sa may pantry, medyo pinagpawisan ako, nagpapahinga lang ako ng konti, and then, lalabas na tayo for grocery. Konti lang naman yung ating pag-grocery kasi wala rin naman masyadong kulang. Kundi ito, ito kasi tinanggal ko kanila dito. Dito ko kasi nilagay yung mga meat, ganyan. Ayan, yan lang yung halos kulang. Pansit canton, ito nabawasan na tong ating beef, tong chicken, meron pa naman tayong chicken, ayan. And then sa ating cup noodles, ayan, ito lang naman yung pinakabawas, at saka ito, isa dito. And the rest, okay pa naman sila. So, yun na. So, pahinga lang ako, and then balikan ko kayo kapag nasa grocery na tayo. Tomorrow for sure. Hi guys! Good morning! At yan nga no, hindi tayo nakapag-grocery kahapon kasi biglang umulan ng napakalakas. Kaya yan, ngayon tayo mag-grocery and today is February 14. Ayan. Happy Valentine's po sa lahat. Pero sa amin, hindi ganun ka ano namin yung Valentine's kasi ito yung araw na namatay yung Saturday. Yung lola ko sa side ng papa ko. Kaya yan. So, babang luksa ni lola ngayon. Kaya nandito yung kapatid ko umuwi para magluto. So, habang nagluluto siya, and syempre nandito siya sa bahay, mag-grocery naman tayo para may tulong din tayo or extra hand rin pag magsasanitize na para may ayos dun sa pantry. Wala naman tayo masyadong bibili ngayon kasi wala masyadong nagalaw sa pantry except lang yung sa pansit canton. Napabakunting dilata, yun lang. Pero the rest, okay pa. At saka mga juice, yun lang yung mga naubos. Kaya, punta na tayo sa grocery. Yan guys, nandito na ako sa Pure Gold ulit kung saan ako talaga namimili. And in fairness, malambing ngayon dito at saka maliwanag. Dinagdagan na nila yung ilaw kasi siya, siguro marami na rin talagang lumalabas. Kaya ayan, dinagdagan na rin nila yung ilaw. Then, may bago silang aircon. O, diba? Wow. Kaya yan, medyo malamig. Mukha ko ng cold cheese na laglag. Punin ko lang itong mga nalaglag ko. So, yan.
taga-agawan ng cart cheese dun sa bahay. Pati si Ate Thea, gusto na rin ng cart cheese. Kaya damihan natin. Marami na rin ako nakuha. Nakuha ko na rin yung mga iba pang kailangan. The usual pa rin naman, guys. Wala pa tayong idadagdag sa ngayon. Pati yung juice, ayun na rin sila. Kasi, alam nyo na, diba, syempre, nasabi ko na rin, kailangan natin mag-budget ngayong taon dahil may mga plano kami ni Dada sa bahay. Kaya yan, yung usual pa rin, alam ko, nagsasawa na kayo. Pero, soon, sana kung may extra pa tayo, ayan, mag-grocery ulit tayo sa Landers o kaya SNR. Dito naman tayo ngayon sa mga Dilata. Kaya lang wala sila yung Presca tuna na ano lang, na flakes in oil. Meron sila spicy. Kaya kukuha na lang tayo itong 5-5 na flakes in oil. Ayan. Sana hindi ako makapiright. Nagpapatugtog kasi sila. Pero Tagalog naman. Ayan. Bigyan pa natin ng isa. Gusto rin kasi ito ni Ate Thea. And then, siyempre kuha tayo ng spicy pero ano na, fresca. Mas gusto ko kasi yung fresca dahil ano siya, mas marami. Hindi lang naman siya puro sabaw, pero masarap din naman yung sabaw niya, kaya yan, fresca tayo. And ito, kuha tayo yung San Marino. Kasi pag ayaw namin mag-rice ni Dada, tapos gusto lang namin mag skyflakes o kaya ribisco, ayan. Ito yung pinangpa-partner namin. Kaya kuha tayo yan. Kuha tayo ng isa. Ayan. So, yan na. Nakakuha na rin ako ng iba pang mga biscuit para sa mga baguettes. Pero silang prem. Kaya lang, ano ba to? Bagong ano, packaging ng prem. Ganito siya eh. Tapos parang nagmahal siya. Naging $1.39. Dati $1.29 lang siya. Then, original daw. Tignan natin kung ito talaga yung dating frame. Kuha tayong dalawa. Ayan. Pero yung ano nila, spam. Ayan, hindi pa rin naman nagpapalit ng packaging. Ito lang. O baka nahuli lang ako. Pero ito, feeling ko bago to eh. Bagong packaging ng frame. And syempre, kuha ulit tayo ng evap. Kasi may mga nagalaw na tayong evap doon. Sorry. Yan, nagkandalaglaga na siya. Ayan, dala. Pulutin natin ito na laglag. Pupa tayo ng isa. Ayan. At saka ng condense. Pero talaga pa mag-isa lang ako nag-grocery kasi walang nagtutulak ng cart. So, ayan yung condense nila. Kuha tayong dalawa lang. Kasi halos kumpleto pa naman talaga doon. Yan na yung ating napamili. Many, many minutes later. Dito na ako sa bahay, guys. And na-disinfect na rin namin yung mga pinag-grocery ko. So, ayan. Yan sa may lapag. Ayan. O, diba? Doon siya lang sa may lapag kasi dinisinfect ko siya. Tapos sila Ate Thea dinala dito sa may pintuan ng pantry para nga naman mas mabilis. So, pakita ko lang ulit sa inyo kung ano yung tsura ng ating pantry bago tayo maglagay ng mga napag-grocery natin. Ayan na yung tsura ng ating pantry. Ito yung mga kulang. Then yan, syempre. Ito, wala nang kalaman-laman. Yung mga juice nila bunso, mga drinks nila, yan, mga chichiria, tsaka yung, ayan, ano ba tawag dito? Cereal. Wala na rin silang cereal. And ito yung ating mga dilata. Yan lang naman yung kulang. Yan lang, yung mga nasa taas-taas nila. And then, mushroom, syempre. Tapos, ito yung, akala ko may kulang kami na corn. Yung pala, kompletong-kompleto yung corn. Bumili pa ako ng isa. Kaya, yeah, may sobra dyan. So, bibili rin tayo ng evap at tsaka, Bumili rin tayo ng evap at tsaka ng, ano, condense. And then, ito, inabot lang ng kapatid ko. Ginamit niya kasi doon sa niluluto niya. So, balik natin siya dyan sa lalagyan niya. Ito yung parang Lazy Susan. Ayan. And then, dito naman, yung mga spices natin, kompleto pa rin. Ayan.
Nagluto ng Biko yung kapatid ko, kaya nabawasan yung ating Coco Mama. Buti na lang, bumili ako. And then, yan, tidbits na pineapple. Wala na rin tayong patis. At saka, tomato sauce. Yan. Ano to eh? Pang pizza. Ayan. And then, yung ating bigas. Ayan, wala na rin. Pero bumili rin ako sa Pure Gold. And, ayan, yung iba. Itong ating mga pang ano, pang palasa, mga nor, mga nang hihingalo na rin. Kaya bumili rin ako niyan. And then, the rest, ayan na. Ganito pa rin yung ating cup noodles. So, yan lang yung kulang niya. So, yan. Di na ako mag-grocery haul, guys. Kasi, usual pa rin naman. Kung ano na akong panood dito sa mga grocery haul natin, noong mga nakaraan, yun pa rin yung mga pinamili ko. Pero soon, sana, pag may extra ties, makapamili ulit tayo sa may Landers o kaya naman sa may SNR. Kahit medyo malayo, worth it kasi lalo na yung mga karni nila or yung mga, ano nila, mga meat. Yan, Saturday. So, yon. Kaya, hindi ko na muna i-grocery haul. Tsaka na lang tayo ulit mag-grocery haul pag nakapamili na kami sa Landers o kaya naman sa SNR. So, yan. Huling pakita sa ating pantry bago natin ilagay yung mga grocery natin. So, ayan yung itsura niya. Ayan. So, lalagay na natin yung mga pinag-grocery natin in 3, 2, 1. Ayan. Nailagay na natin dito, guys, yung mga napag-grocery natin. So, ayan. Punong-puno na naman yung ating pantry. So, since naayos na natin itong pantry, dito naman tayo sa ating ref. Dahil alam naman natin, tanan! O, diba? Wala yung laman. So, yan. Ito, guys, is kanina umago ko lang ginawa. Hindi ko na na-video. Pero na, alam ko na ipakita ko naman ako paano ko to gawin. Yung spring roll siya. Yung, ano, ayan, giganyan siya. So, yan. And then, ito pa yung iba kong gagawin mamaya. Pero, mamaya na pagkatapos ko mag-ayos. Kasi nga, nag-grocery ako. Kaya, nilagay ko muna dyan yung mga iba pang ingredients. So, yan. Ito naman yung ating aayusin ngayon at pupunuin. Pero dito, for sure wala tayong mapupuno dito kasi wala pa tayong mga gulay. Kaya sa susunod na lang ulit. So, yan. Ito lang munang upper part na ito. Okay? So, yan. 3, 2, 1. Ayan. Nailagyan na rin natin yung ating mga drinks. So, yan lang muna, guys. O, diba? Kakaunti lang siya. Dito sa taas at saka dito, wala pa talaga. So, ang ilalagay lang natin dito mamaya is yan. At saka dito, syempre, yung mga leftover natin, which is wala tayong leftover, kaya wala siyang laman. So, yan. Ganyan lang kaunti yung laman ng aming ref. At saka yung usual lang na iniinom ng mga baguettes. Kaya, yan. Andun nga pala yung gatas nandito sa likuran. So, yan na siya. And dito, ganun pa rin. Wala ka talagang dinagdag, kundi itong part lang na ito. Since tapos na tayo mag-ice dito sa pantry at saka doon sa my ref, yung pinagpawisan ako, di ba? Ayusin ko naman na, or itutuloy ko na yung paggawa nung spring roll kasi nga hindi pa ako tapos. Umalis ng traga ako kanina para nga mag-grocery kasi hapunin na naman tayo or abutan tayo ng ulan. Pero mukhang hindi uulan sa sobrang init. Kung anong lamig kahapon, siyang init naman ngayon. So, yun na. Ayusin lang namin tong mga handa. Hindi naman as in bonggang handa dahil nga babang luksa nung aking lola. Kaya yan, maghahanda tayo kahit papaano syempre. So yan, balikan ko kayo mamaya. So yan guys, kumakain na kami ngayon. Pakita ko sa inyo kung ano yung niluto ng kapatid ko. Ayan, nagluto siya ng pansit. Anong tawag na sa pansit na niluto? Ayan, Mickey Bihon. Kasi meron din siyang, ano yung chorizo, sarap. So, yan. Nagsimula lang kasi kami kumain. And, syempre, nandito pa rin kami sa lapag. Alam nyo na. And then, ayan, lumpiang toge. So, ayan yung kapatid ko. Ay, magpakita eh. Kasi nga doon, nangitim na siya dun sa bahay ng tito ko. And, syempre, ang chapche! Landi. So, yan guys, kain tayo.